Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varial CPH. Ang writer ng kwentong ito ay si Night Agent o mas kilalang henyong si Sakuragi. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. At sana magustuhan niyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Disclaimer lang po. Etong mapapanood mo ay isang fanfiction lang at galing sa mahiwagang imahinasyon ng ating tagapagsulat. At sa mga bago natin mga lodi dyan, marami pang hindi nakapagsubscribe. Click ang subscribe button at pindutin ang bell icon. Hi mga lods! Eto pala ang chapter 49 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Kinabukasan ay naghanda ang Tokyo Team para sa kanilang pagbabalik sa Cameron Indoor Stadium upang sumabak sa panibagong laban sa Round 6 match laban sa Manila Team ng Bansang Pilipinas. Kasalukuyang silang nasa loob ng locker room at naghanda para sa pagbabalik nila sa basketball court ng stadium. At tungkol naman sa ring na nasira ni Hanamichi ay nahayos yon ng mga staff at napalitan ng bago. Mas pinatibay at hindi muli masisira na. Habang nagbibihis ang lahat, nagbitiw muna ng paunang salita si Coach Sakusa para magkaroon ng ideya ang mga players. So mga boys, nakita niyo naman ang laro ng Manila Team kahapon. Nadali rin nila ang Seoul Team. Kaya sa pagkakataong ito, ay kailangan nating pag-igihan ang performance natin kumpara sa nakaraang laban natin. Hindi porket lamang tayo mahigit 50 points sa ating laban sa Seoul Team, ay asahan niya din na ganun ang mangyayari. Pakiusap, huwag niyong gawing ganyan ang mga mindsets niyo. Isipin nyo na balakid sila sa atin. Isipin nyo team, kapag nagawa pa rin natin ang matagumpay na labang ito sa round number 7, ang kupunan ng Amerika, Washington Team ang ating makakalaban. Mahabang kataga sa kanila ni Coach Sakusa. Tumangaw naman silang lahat at sumagot na oo. At isa pa, kahit makapasok lang tayo sa top 2 row matches upang maging isa sa representative ng division para maglaro sa Final 8. Malaking bagay na yun kahit maging top 2 lang tayo. Maaari ding top 1. Kung sakaling kaya nyo ding manalo laban sa Washington Team, ang American Yellow Fox. Dagdag pa nito sa siyang nagpatahimik ng mga player. Yumukom ng kamao si Hanamichi at ngumisi. Huwag kang mag-alala, Buyobe. Mananalo pa rin tayo sa laban na ito. Malayo na ang narating ng Tokyo Team. Mula sa college matches hanggang sa round 6 ng intercollegiate matches. At hanggat nandito si Henyong si Hanamichi Sakuragi, walang imposible sa aking mga salita. Kahit ipako niyo pa, ngisi at bilib na sabi nito sa kanila. Nagkaroon naman ng buhay at sigla ang mga loob ng mga players. Tunay nga siyang mood changer sa kahit saang lugar. Hanamichi Sakuragi. Tumunog naman ang buzzer ng stadium. Magsisimula na ang kanilang pag-aharap sa laban ng Manila Team. Katulad ng unang nilang laban sa stadium na ito, ay hinati din sila sa isang stop patungo sa pintuang papasukan nila. Nang makumpeto ang lahat, ay napaisip si Hanamichi nung pangayan nila ni Rukawa kahapon. Diba? Match din ang Washington Team at Seoul Team ngayon? Tanong naman ni Hanamichi sa kanila. Ha? Huh? Takang tanggon ni Maki. Kasi lolo, ang sabi ni Rukawa
pagkabukas din daw ang match nila sa laban ng Seoul. Eh di ba ngayon yun? Tanong naman ni Sakuragi. Oo, ngayon din. Dalawang matches ang mangyayari sa araw na ito. Ngayong umaga ay tayo laban sa Pilipinas. Pagkatapos natin ay susunod ang match ng Washington team at Seoul team. Sagot naman ni Maki sa kanya. Ah, so apat pala ang kuponan ngayon na lalahok ngayong araw na ito. Wika naman ni Hanamichi habang tinitignan ang malaking pintuan nasa harapan nila. Napaisip siya sa magiging performance ng Washington team pagkatapos sa kanyang laban sa Manila team. Pagkabugas ng pinto ay lumuntad sa kanilang harapan ang napakaraming manonood. Ang mga sigaw at hiyawan nito ay mas lalong mas pinalakas, lalo na ang audience area ng Manila team. Sobrang lakas! Maituturing na best in crowd! Napuntak agad ang tingin ni Hanamichi sa gawin ng Manila team na pumasok mula sa kabilang pintuan. At doon, muli siyang nasilayan ang Pinoy player na nakasalubong niya dati, si Zoren Bautista. Sa pagkakaalala ni Hanamichi, ay may pass sila ni Sakusa at Yuki noon, nasa college days pa sila dito. Third year pa lang si Yuki at Sakusa noon, habang si Zoren naman ay second year. Ang hindi alam ni Hanamichi na kahit si Namaki, Fujima at Tanagata ay hindi siya magawang bantayan noon. Nung mga panahon na yun ay ang Akita team pa ang number one team sa college matches. Hanamichi! Malakas na cheer ng apat na ungas, sabay hampas ng plastic bottle sa railing ng kanilang upuan. Sumabay din sa trip nila ang babaeng triplets ng pinsan ni Hanamichi. Si Coach Kawarama naman ay pumapalakpak habang nakangiti. Ang kanyang tingin ay nasa gawin ng kanyang apo na lalaki na si Hanamichi. Go, pulang tikba lang! Nasa inyo ang suporta namin! Biglang sigaw ni Sawakita sa kanila gamit ang lingwaheng ni Hongo. Ang ingay mo, yupa! Sigaw naman pabalik sa kanya ni Hanamichi. Nagtawa na naman ang mga Amerikanong kasama ni Sawakita dahil sa yupa na naintindihan lang nila sa sinigaw ni Hanamichi. Napunta naman ang tingin ni Hanamichi kay Rukawa na kadikwatrong upo lang. Tinaasan niya ng isang kilay si Rukawa, pero binalatan lang siya nito na siyang nagpakulo sa dugo ni Hanamichi. Che, pikon! Bulong naman ni Rukawa. Tokyo, fight-o, fight-o, fight-o! Go Manila! Go Manila! Team Makatugsit! Ah! Cheer naman ng mga Pinoy supporters! Hoy, Gagi! Saway naman ng isang Pinoy! Sige, lakasan pa! Sigaw naman ng pinuno nila! At inulit pa nila yun! Bumusangot naman ang mukha ni Hanamichi! Hindi niya alam! Pero naiirita siya sa cheer ng Manila team! 5 minuto na lang ang natitira! Magsisimula na ang laban! Nakahanda na ang parehong first 5 ng bawat kupunan. Ang kanilang klasifikasyon sa first 5 na inaayon sa magiging katapat ng player. Napansin naman ni Hanamichi si Maki at Fujima na nakatingin kay Bautista. Hindi ko akalain na makakaharap natin siya ulit, sabi naman ni Maki kay Fujima. Oo nga, at mas lalo pa siyang tumangkad kumpara sa huli natin siyang nakita, sagot naman ni Fujima. Sa pagkakataon na ito, ako ang magbabantay sa kanya. Babawi ako sa match na ito. Wika naman ni Maki. Tahimik lang na nakikinig si Hanamichi sa kanila. Medyo nagulat siya nang nalaman niyang may pass din pala itong si Maki at Fujima sa Pinoy player na si Bautista. Hindi, Maki. Singit naman ni Coach Sakusa sa kanila. Ano? Gulat na wika ni Maki.
hindi si Bautista ang babantayan mo. Wika naman ni Coach Sakusa habang may hawak ng blue book. Pero bakit? Tanong naman ni Maki. At dito nagtatapos ang chapter 49 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Magsha-shoutout muna tayo mga lods. Shoutout Emilita Reyes. Shoutout Arnold Daklan. Shoutout May Leong. Shoutout Nalain Estelia. Shoutout Alfred Cyril Orfano. Shoutout Jason De La Cruz. Shoutout Anime Girl. Shoutout Wilson Reyes. Shoutout Erica Alde. Shoutout Tox MJ. Shoutout Harris Liwag. Shoutout Miguel Rocha. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. O sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye.